Ayon sa isang statistical survey na ginawa sa buong Asya, Pilipino ang nangunguna sa pinaka-stress na tao sa kontinenteng ito. Pumapangalawa naman sa pinaka-mainitin ng ulo palagi. Kaya naman, ang maliitin at daragin ng isang Pinoy ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na ika nga ng mga matatanda ay para ka na rin nagtampo sa bigas. Mga bobo! Mga bobo! Taong 2015, nang makasagupa ng kababayan nating si Eden Sonsona, ang undefeated na knockout artist at isa sa mga top prospect noon sa Super Featherweight Division na si Adrian Diamante Estrella na isang Mexicano para paglabanan ang bakanting WBC International Silver Super Featherweight title. Sasago pa ang ito mga kaibigan, 40-1 betting favorite ang undefeated na Mexicano na kumbaga sa wedding, kapag tumaya ka, ang piso mo ay tamang 1,000. Dahil halos lahat ng manonood ay inaasahan na magiging isang madaling laban lamang ito para sa Meksikano at gagawin palabok lamang sa kartada ang kababayan nating Pinoy. Sapagkat sa kartada pa lamang itong 22 panalo na 20 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang talo, ay talaga namang iisipin mo na medyo tagilid dito ang dayong Pinoy fighter. Ngunit sa mismong laban, ang inaasahan ng lahat na isang easy fight para sa undefeated na Mexicano ay mauuwi pala sa isang huge upset para sa heavy underdog na Pinoy. Hindi umubra ang pagiging knockout artist nitong si Estrella kay Sonsona kahit ang height at reach advantage nito o ang home court advantage man ay walang naitulong sa kanya sa laban. Dahil nasa kanya man ang halos lahat na advantage, ay baliwala naman ito kay Sonsona. Sapagkat tila alam na ng kamay ni Sonsona ang galawan ni Estrella. O siguro, umira ng kademonya ng kamay ni Sonsona, kaya gumalaw. Ayun, sapul si Estrella sa pagmumuka. Unang round pa lang ay makikita na ang lakas ng Pinoy fighter. Napabagsak pa nga nito ang Mexicano matapos matamaan ng isang right hook. Ngunit ang ruling ng third man in the ring ay nadulas lamang daw sa balat ng saging itong hometown fighter. Eh sino ba yung walang kumain ng saging na hindi marunong magtapon sa basurahan? Kung mapapansin nyo mga kaibigan, ay halos puro wild power shot ang binabato nitong si Sonsona na mahiya mo nagwawasiwas ng 2x2 na may pakumbakya sa dulo. Samantalang si Estrella naman ay panay lamang ang jab at tila maingat na nag-aabang ng pagkakataon upang makapagpatama ng isang malinis na counterpunch na mahiya mukuting na tamang abang sa tinapa ng kapitbahay. Bagamat heavy underdog itong si Sonsona sa laban, pinatunayan naman ito sa lahat na ang ginawa ng kampo ng Mexicano na pangmamaliit at pag-cherrypick sa Pinoy fighter ay isang napakalaking pagkakamali sapagkat ang inaakala nilang easy fight at patabang bulati lamang sa kartada ni Estrella na si Sonsona ay siya palang magbibigay bangungot at wawasak sa malinis na kartada nitong undefeated Mexican prospect na kumbaga sa pagkain, akala mo masarap na imbutido ang ulam, yun pala it's a prank lang na etchas ng kalabaw na hinulmang skinless. Halos 11 segundo pa lang ang nakakalipas nang mag-umpisa ang ikalawang round ay sumapol ang isang napakalakas na looping right hook kay Estrella na mahiya mo na hampas ng pambomba ng puso ang pagmumukha nito. Gulat na gulat at tila hindi makapaniwala ang mga Mexicanong fans ni Estrella at napatayo pa nga ang mga ito sa kanilang inuupuan matapos bumagsak ang kanilang pambato. Sinubukan pa naman bumangon ni Estrella ngunit sa kasamang palad ay agad din inihinto ng referee ang laban dahil sa tindi ng pinsalang natamo nito. Dalawamput isang panalo, 11 itinapos sa pamamagitan ng knockout, 12 talo at may isang tabla.
Yan ang kasalukuyang kartada ng kababayan nating si John the Disaster Gemino. Sa unang tingin, iisipin mong walang espesyal sa fighter na ito at aakalain mong isa lamang itong talo ng boksingero dahil sa dami ng talo nito. Yung tipong ginagawang pang tune-up na mga papasibol pa lamang na boxer. Pero saan ka mga kaibigan? Sabihin na nating hindi kagandahan ng record ng fighter na ito. Pero walang boxer ang dapat magkumpiyansa kapag siya na ang makakaharap sapagkat nakakabilaok din naman ang kamao nito. Sa katunayan niya mga kaibigan, kung ating babalikan ang naging laban niya noong taong 2016 sa binibuild up na 19 at walang talo na undefeated prospect noon ng top rank na si Toka Khan Clary ay nagawa nitong makascore ng upset. Ito ay matapos niyang inakout sa unang round ang undefeated prospect. Nito ang 23 ng Nobyembre taong 2019, isa na namang undefeated record ang winasak nitong si Gemino. Ito ay nang makasagupa niya ang Noy 11-0 na si Arnold Alejandro na isang Amerikano para sa isang 8 round schedule super featherweight bout. Ang sagupang ito ay isa sa mga undercard ng rematch ng Wilder versus Ortiz na ginanap sa MGM Grand Arena, Las Vegas, Nevada, USA. Sa unang round pa lang ay nakascore na agad ng knockdown itong si Gemino matapos sumapul ang left hook sa mukha ng Amerikano. Nakatayo pa naman ito at nagawang magpatuloy matapos makarecover sa pagkaka-knockdown at nagawa pa nitong madumina ang sumunod na 4 na round. Ngunit pagsapit ng round 5 ay dito na nag-umpisang maging agresibo si Gemino na mahiyamo na karobus at tongkat aling kalabaw. At sa hindi inaasahan, biglang nagpakawala itong si Gemino ng isang solid right hook na tumama direkta sa nguya-nguyahan itong si Alejandro. Kaya yun, bagsak ang Amerikano. I don't think he's gonna get up, Felix. It's all over. John Gemino, one punch knockout. Flatlines. Alejandro here at the MGM. Oh my goodness. Boom. Ooh. Now that's it. He's out. He's out. Oh man. What a right by Gemino. We told you he looked a little better in the fifth round. And down he went. Sa pagkakataong ito ay hindi na nakatayo ang undefeated prospect at nakascore na naman itong si Gemino ng isang upset sa 3rd pagkakataon. Panalo ito via knockout sa round 5. I'm gonna do the same. I'm gonna go for knockout. I'm gonna punish my opponent. I just hope nothing bad gonna happen. He gonna walk out by his legs from ring. But I cannot destroy, I cannot smash. Yan ang mismong sinabi ng unbeaten IBF title holder noon na si Dick the Raging Bull Darchinian sa kababayan nating si Nonito the Filipino Flash Donaire. Ang ibig sabihin ni Raging Bull mga kaibigan dito ay matutulad lang daw si Nonito sa nangyari sa kuya niyang si Glenn Donaire. Babasagin din daw nito ang panga, gilagi at nguya-nguyaan nito na talaga namang saksakan ng kayabangan. Na kung atin niyang matatanda, noong taong 2006, naglaban si Glenn at Darchinian kung saan natalo si Glenn matapos itong sumuko sa 6th na round. Ito ay dahil nabasag ang panga nito sa kanilang laban matapos masiko noong round 3. At mas lumalapan ang tamaan ng isang right straight noong round 6. Accidental clash of heads that created the jaw to be broken or the injury. And Tony Weeks said we can brand it. Samantala, isang taon lang ang nakalipas ay nabigyan ng pagkakataon si Nonito upang sumabak para sa isang world title fight. Ito nga ay nang harapin niya ang tumalo sa kanyang kapatid na si Dick Darchinian. Samantala,
Todo tiro naman ang utol ni Nonito at mahiya mo sinalinan na kapangyarihan ng kanyang utol. Sa laban na ito ay hangad din ng Pinoy na maipaghiganti ang pagkatalo ng kanyang kuya sa kamay ng hambog na Armenian fighter. At halatang parang gusto ng dikdikin na parang bawang ni Nonito ang pagmumukha nitong si Dick Gertsinyan. Mula sa super flyweight division ay bumaba itong si Nonito ng timbang patungong flyweight para lang makalaban itong si Raging Bull. Noong mga panahong ito, bit-bit pa ni Gertsinyan ang malinis na record na 28 panalo. 22 dito ay tinapos via knockout at walang talo. Samantalang si Nonito naman ay may 17 panalo. 10 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at isang talo lamang. At halatang halata na bagitong bagito pa ito. Halimaw na may tuturing sa flyweight division itong si Gertsinyan noong mga panahong ito. Samantalang si Nonito naman ay hindi pa masyadong kilala at upcoming prospect pa lamang. Kaya naman sa kanilang sagupan ay heavy underdog ang Pinoy fighter. Ngunit pagdating sa mismong laban ay tila naging kabaligtaran ang nangyari sapagkat si Gertsinyan ang nagmukhang dehado sa laban imbis na si Nonito. Unang round pa lang ay nakailang beses na kumonekta ang counter left hook ni Donaire sa pisngi ni The Raging Bull na mahiya mo tamang almusal ng kamao. There's a nice left counter left hook by Donaire. The trick for Donaire was to counter well as Gertsinyan came in for the... Ilang segundo bago matapos ang round 3 ay muli na namang kumonekta ang kaliwa ng Pinoy fighter at bahagyang nahilo si Gertsinyan na animoy lasenggong tumangay ng Alfonso'ng hinaluan ng Jin Bulang lambanog na may tandoy eyes na binuro dahil sa paggewang nito. Tapos na sana ang laban dito mga kaibigan. Ngunit kinulang na rin sa oras kaya hindi na nagawang mag-follow up ni Nonito para tapusin si Bakekong. Kung sa mga previous rounds ay hindi tumatama ng malinis ang pamatay na kaliwang suntok ni Nonito, dito sa round 5 ay napuruhan na ng gusto ang Armenian fighter matapos kumonekta ng solid ang signature counter left hook ni Nonito sa mukha ni Gertsinyan. There's the jab by Donaire. Sinubukan pa naman tumayo ni The Raging Bull dito mga kaibigan. Ngunit dahil din sa tindi at lakas ng sinalo nitong suntok ay kitang musak na talaga ito at hindi na kayang magpatuloy pa. Dahil dito ay tagumpay si Nonito na maiganti ang kanyang utol sa kamay ng hambog na si Gertsinyan at naagaw pa nito ang IBF flyweight title. At ang matindi pa nga dito mga kaibigan, dahil sa ganda ng knockout win nito ay itinanghal ito bilang 2007 knockout of the year at upset of the year ng The Ring Magazine. Matapos maagaw ng tinaguriang angas ng Pinas, Gianriel Cuadro Las Casimero ang IBF World Flyweight title sa madayang undefeated fighter na si Amnat Ruinrong noong taong 2016. Amnat's was blocked but Casimero's landed flush on the chin. And then finally, the left hook to the body. Ay muli itong itinapat sa isa pang undefeated fighter. At ito ay sa taga UK na si Charlie Edward aka Aguila na isang dating European bronze medalist na may malawak na karanasan pagdating sa amateur boxing kung saan
Nagawa nitong manalo ng ilang gintong medalya sa Great Britain at English National Boxing Competitions. Taong 2005, nang mapasakamay nito ang Regional English Flyweight title at matapos nito ay ang WBC International Silver Flyweight title, nang talunin nito ang kapwa Briton na si Luke Wilton via unanimous decision. Noong mga panahong ito ay bit-bit pa ni Edward ang malinis na kartadang 8 panalo, 3 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang talo, samantalang si Cuadro Alas naman ay may 22 panalo, 14 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang. Ito ang unang pagdepensa ng Pinoy sa kanyang titulo. Marami ang nagsasabi noon na masyado pang maaga para sumabak itong si Edward para sa isang major world title fight. Ngunit ayon niya mismo sa Briton ay kayang-kaya na daw niya at kumpiyansa siya na kaya niyang umiskor ng isang upset sa laban. May pag-iisip pa nga ito na talaga namang nakakabuiset habang naglalakad patungo sa ring. At sa mismong weigh-in bago ang kanilang sagupan ay inangasan pa nito si Cuadro Alas, tapos nagsama pa ng mga Marites na bingo player sa kanilang barangay na talaga namang nangingibabaw ang mga bunganga sa pag-cheer kay Charlie. Makikita pang sumisenyas ito at tila gustong ipahiwatig na maagaw niya ang titulo sa Pinoy Champion. Sa mismong laban ay makikita ang height and reach advantage ng Briton. Ngunit kahit ganoon ay hindi naman ito naging problema kay Cuadro Alas. At nangibabaw pa din ang malawak na karanasan nito pagdating sa laban. Dördüncü rauntta. Şimdi bir uppercut. Arkasından yumruklar sert şekilde devam ediyor Filipinli boksör. İngiliz'i yakaladı gibi. Tecrübesiyle aslında ezmesi lazım. Şu ana kadar bunu göstermedi. Ağırlığını koysa maça ciddi pozisyonlar yaratabilir. Sa round 10 ay dito na naglaho ng tuluyan ang pangarap ni Charlie Edward na isang maging world champion. Matapos sumapul ang isang napakalakas na counter left hook sa panga nito na sa sobrang lakas ay napaangat ang dalawang paa nito. Tumayo pa naman ito at muling lumaban, ngunit hindi na siya binigyan ni Cuadro Alas ng pagkakataon upang makarecover at agad din tinapos ang laban.